Okay. Ito. Ito yung napili kong tanong ngayon. Nagmi-mini-mini mo lang ako ha sa mga tanong dito. From 2 months ago pa rin ito. Galing kay Kobe Carlo. O, ito tanong niya. Sir Alpha, ask ko lang po, ano ba to? Ano ang mas malaking kita, yung manok o yung kambing? Kobe Carlo, no? Ito. Hindi natin pwedeng ipagkumpara yan. Manok at kambing. Hindi siya apple to apple or orange to orange comparison eh. Oh. Kung manok, dapat magiging valid yan kung ikumpara mo. Kung ang tanong mo ay anong mas malaking kita, Rhode Island Red or Black Australorp? Kasi kasama sila doon sa ano eh, basket ng pinag-usapan, purong manok eh. Manok to manok, no? Sa kambing naman, hindi natin pwedeng itanong ang anong mas malaking kita, hito o yung pag-aalaga ng kambing. Hindi rin po pwede yun. Kung kambing, pwedeng itanong ay anong mas malaking kita, mga native ba, upgraded? Mga upgraded na kambing o yung mga purebred Anglo-Nubian? Anong mas malaking kita, Boer ba o Anglo-Nubian? Anong mas malaking kita, Saanen ba or Alpine? Kambing to kambing comparison, no? Yun ang po pwede. Pero gets ko naman ang pinanggagalingan ng tanong mo, Kobe. Ha? Siyempre, gusto mong bilang papasok ka sa mundo ng livestock farming, gusto mong maliban sa gusto mong malibang, no? Gusto mo rin kumita yan. Ngayon, siyempre, kung paglilibang at kitaan na rin lang ang pinag-uusapan, mas magandang nalilibang ka doon sa mas malaking kita, di ba? Naintindihan kita, no? Ngayon, may ano eh, iba-iba kasi yung tipo ng mga gastusin, iba yung market at iba yung pricing ng manok at kambing, no? Iba pa rin iba pati yung turnaround, no? Halimbawa na lang ano, yung sa kambing maghihintay ka ng 5 months bago manganak ang kambing mo, no? Assuming nasampahan 'yan. Tapos sa manok naman, basta in-incubate mo ang itlog niya at fertilized 'yan at mayroong embryonic development na successful, 21 days lang ang 21 days lang may sisiwa na sa kambing bago kayo may marinig na me 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 ako maghihintay ka ng 5 months, no? So 21 days versus 5 months. 21 days versus 145 to 155 days. So dun sa pabilisan, panalo si manok, di ba? Okay, ngayon ang tanong. Mabilis nga mangitlog si manok, mapisa yung kay manok. Ang tanong, magkano ba yung sisiw na napisang yun? No? Magkano kaya yun? Sa tanong ni Kobe Carlo, di niya man sinabi dito kung anong breed ng manok yung pinapatungkulan niya. Eh. Manok lang sinabi niya dito eh. Same thing with kambing. Di niya sinabi kung native ba, upgraded ba, Anglo-Nubian ba, Boer ba, etc. No? O magkano yung ano? Sabihin na lang natin Rhode Island Red, day old, sige. Magkano yan? 200. Eh, kahit pa naman upgrade, kahit pa naman native na lang, sige, native na kambing. After 5 months, kapag pagkapanganak niyan, hindi mo ibebenta ng 200 yung anak. So kung sa presyuhan naman, presyo ng manok at ng kambing sa mismong araw na sila ay napisa at saka ipinanganak respectively, parang panalo naman si kambing sa anglong yun. Di ba? So may panalo, may panalong anglo yung dalawang kampo. No? Again, hindi natin pwedeng i-compare ang dalawa kasi magkaibang species or bracket sila ng ano eh. Sa ecosystem eh. No? Another angle. Sa gastos sa pakain, mas makakamura ka yata kay kambing kaysa kay manok. Bakit? Sige. Sabihin na nating you are landed. Malupa ka. Malupa. May marami ang pag-aaring lupa. Hektar-hektarya. Sige. Mabubuhay mo ba ang manok sa purong damo lang? Mabubuhay, oo. Ano yan? Hihinga pa yan. Kung puro damo-damo lang, naka-free range lang yan. No? Bahala siya sa buhay niya. Pero, syempre, magre-reflect yon doon sa performance niya sa pangingitlog, halimbawa. No?
Pinaasa mo lang siya sa damot insekto eh, no? Ngayon, mapapabili ka ng feeds. Diba? Feeds. Unlike itong mga kambing na to, no? Basta may lupa ka, may sarili kang lupa, may sarili kang pastulan, no? Tataba sila. Katunayan, mayroon na akong video na ano eh, in-upload sa experiment ko na ang title ko doon, mapapataba mo ba ang kambing kung purong damo lang at walang vitamins, walang feeds? Oh, napataba ako naman sa experiment ko. So, on that other angle, parang panalo si kambing naman sa katipiran sa feeding program, no? So, ang dami ko nang binanggit ng mga angulo, no? Ano pa? Ano pang angulo? Yung market, no? Hindi naman, hindi porke kinakain pareho ang manok at kambing, eh hindi mo pwedeng pwersahin na yung buyer mo ng manok, eh gusto rin niya ng kambing. Same thing doon sa may gusto sa kambing. Hindi porke suki mo siya sa kambing, eh gustong gusto rin niya ang karne ng manok o ang itlog ng manok. So magkaiba yung market niyan. No? So may ano talaga hobby. Mahirap siyang pagkumparahin, ano? So kung gusto mo i-try mo ganito. Mag-feasibility study ka muna. O sige, huwag na natin gawing sobrang formal ano na feasibility study. Gagastos ka pa diyan eh, no? Magpapa-survey ka eh. Gawin mo na lang, mag-post ka na lang diyan sa Facebook wall mo, sa mga friends mo, kung meron kang 4,000, 5,000 friends din sa account mo, mag-post ka. Pa-survey ka. No? Ano ang, kung ako, i-post mo ganito, kung ako ay mag-aalaga ng manok at kambing, no? Alin ang mas gusto nyong bilhin sa akin, yung mga itlog at karni ng manok o yung karni ng kambing? O yung mga alagaing kambing, pang-alaga. O mga manok na pang-alaga, hindi pang-alaga, hindi pang-katay, mag-survey ka, no? So para yung magiging decision mo ay data-driven, no? Data-driven ka nun, no? Kumbaga, lumabas sa survey, aba, 60% ng mga FB friends ko mas mukhang mabenta sa kanila ang kambing kaysa sa manok. Eh doon ka muna sa kambing kasi noon, pagka ganun, no? Especially kung yung budget mo ay para lang sa isa, hindi pwedeng para sa both, no? Either of the two lang, no? Eh, kung budget's not a problem, eh di dalaga kang pareho, manok at kambing. No? So, that's one practical ano, thing to do bago kayo sumuong sa isang negosyo ng livestock farming. Mag-survey muna kayo, no? Kung wala naman kayong FB friends, no? Kagaya ko, no? May FB account ako pero for business purposes lang, no? Kailangan kasi ng admin ng mga business pages ng ano eh. Hindi lang naman si Alpha Adventure Farms ang ginagawa ko araw-araw, no? Marami pang mga businesses. Kaya lang ako may FB kasi admin ako ng mga pages, no? Okay, so anong gagawin mo pagka gano'n? Wala kang FB friends, nasa survey yan. Pwede mag-join ka sa mga related groups, FB groups. Doon ka mag-survey. Pakilala ka, ako po ay taga-Tarlac. Bahala kong mag-alaga ng manok at ganitong specific na breed ng manok. Bahala ko rin mag-alaga ng kambing. Ganito yung mga breed na aalagaan ko. Pagdating sa manok, magbebenta ako ng mga itlog na pang-ulam, pang-incubate, 1 month old, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Pagdating sa kambing, magbebenta ako ng gatas nila, ng pang-katay at ng pang-alaga. Sino po dito yung mga taga-Tarlac? Kung papipiliin ko kayo, ano ang mas gusto, ano sa tingin nyo ang mas bibilhin nyo sa akin? Kambing ba o ang manok? Regardless kung anong business model ng kambing na binanggit ko or business model ng manok na binanggit ko ang gusto nyong bilhin. O magpa-survey ka. Ganun. Okay? So ganun lang, no? Para maging ano, data-driven yung decision making mo. Kobe. Okay? So sa kay Alpha Adventure Farms naman parehong kumikita ang manok at kambing eh. Sa business model naman namin na involve ang manok at kambing, hindi lang naman yung manok at saka kambing per se ang pinagkakitaan namin. Maging yung mga produktong may kinalaman sa manok at may kinalaman sa kambing,
pinagkakakitaan na namin. Halimbawa, mga produktong related sa manok, feeds, kagamitan, feeders, drinkers, natural vitamins, yung oriental herbal nutrients na gawa ko nga. Ano pa, mga gamot, no? Pati nga karayom, eh, no? Syringe. Feeds, binanggit ko na pala yan. No? Madre de agua. Oh, pugad, no? Ultimo nga yung mga cages, binebenta na namin. No? Or pwede kayong bumili sa amin, we fabricate. Incubator. Oh, sa kambing naman, ano pa yung mga pinagkakakitaan naming related sa kambing pero hindi siya mismong kambing? Napier, cuttings, corn silage, oh, soya pulp, ano pa, fermented na mga yan, rooted madre de agua, indigofera, flemingia, rensoni, oh, mga yan. Molasses, no? Yung mineral blocks, Himalayan salt lake, mga vitamins, iron, DCM, ADE, B complex, pamurga, albendazole, ano pa, ivermectin, mga yan, no? Feeds ng kambing. Diba? Pinagkakakitaan din yan. So, lahat yan kumikita dito kay Alpha Adventure Farms. So, Kobe Carlo, no? Yun ang sagot ko doon sa tanong mo. Mas maigi, in the future, kung gusto mo magtanong uli, bigyan mo ako ng, i-compare natin yung kabilang sa mundo lang ng mga manok. O kaya mga puro kambing lang. Para apple to apple comparison tayo. Na? Mas maganda yon. Pero I think may na-share naman akong insight sa inyo eh. No? Dito sa tanong ni Kobe Carlo. Okay? So, mag-register na lang din kayo doon sa chicken farming at goat farming seminar ko para matuloy man kayo sa pag-aalaga ng manok, ng kambing o ng pareho, eh ready kayo. Hindi kayo mangangapa. Okay? Nasa description yung mga links kung saan kayo magre-register. Kahit OFW kayo, pwede kayong mag-register doon kasi pre-recorded yung mga video. Hindi siya live na online. Hindi nyo kailangan mag-file ng vacation leave. No? Huwag kayong mag-alala doon. Pagka-register nyo ngayong araw na ito, ngayong araw ding ma-approve yung account ninyo. Now, kung wala kayong oras para mapanood ang video ngayong araw na ito, edi panoorin nyo sa day off ninyo or kung kailan kayo sipagin. Basta sana naman, matapos naman sana ninyo sa loob ng isang taon na may access kayo doon. Kasalanan na ninyo kung di nyo napanood within 1 year. No? This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.